Mahigpit na seguridad na rin ang pinatutupaan sa transportasyon ngayong mag-o Holy Week break. Nasa pantalan ng Maynila si Justin Punsalang. Makakausap din natin ang Metro Manila Development Authority o MMDA tungkol sa traffic updates ngayong Semana Santa. Habang nasa Batangas Port naman, si Mon Gualvez. Sa Manila North Port, mamayang gabi pa ang mga biyahe pero ngayon pa lang ay naghahanda na ang mga otoridad. Live na magbabalita dyan si Justin Punsalang. Justin, tama ba na may nag-inspeksyon na raw dyan? Yes, Cheryl. Kaninang alas 9 ng umaga ay nagpunta dito sa Manila North Port si PNP OIC Lieutenant General Rodel Sermonia kasama ang NCRPO Chief na si Major General Edgar Alan Okubo kasama ang PCG o Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Inikot nila ito ang North Port para tingnan kung maayos ba ang seguridad at ang sistema dito. Nagkaroon din ng inspeksyon kanina, kasama sa inspeksyon kanina, yung District Director ng Manila Police District si Police Brigadier General Andre Addison. May mga nakabantay dito na PPA Security o Philippine Ports Authority Security. Ang PNP, meron ding PIDEA at mga K-9 unit na nagbabantay para matiyak na maayos ang magiging daloy ng pagdating ng mga tao dito sa pantalan ngayong araw. Cheryl? Justin, anong oras yung unang biyahe at ano ang mga paalala natin dito nga sa mga papunta pa lang dyan sa pantalan ng Maynila mamaya? Cheryl, ngayong araw, isang biyahe lang ang mayroon. Mamayang alas 7 ng gabi ito. Pero yung ating mga kapatid, as early as 5 a.m., nandito na sila para sa kanilang biyahe. Ang sabi nila, gusto daw kasi nilang umiwas dun sa dami ng mga tao o inaasahang dami ng tao mamaya. Yung biyahe ng alas 7 ng gabi ay papuntang Cebu at Cagayan de Oro. Ang ipinagbabawal lang naman dito, Cheryl, ay yung mga bladed weapon at mga flammable materials. Pero sa mga trans passenger, kasi pwede pang magpunta yung ating mga kapatid na gusto nga last minute makauwi sa kanilang probinsya dahil 614 lamang ang confirmed passengers at dun sa barko na lalayag mamayang alas 7 ng gabi ay 700 yung capacity ng mga pasahero. So meron pa nga more or less 100 na pwedeng sumakay. Ang problema lang, hindi sila pwedeng dumiretso dito sa Northport para bumili ng ticket. Imbes ay kailangan nilang pumunta dun sa shipping company at doon sila bibili ng ticket. At kailangan din na dala na nila yung kanilang ticket bago makapasok dito sa port dahil hindi sila papasukin kung wala silang dalang mga ticket. At least 4 hours lamang, Cheryl, ang kailangan bago lumayag yung barko. So kung alas 7 ang alis ng barko, ay dapat mga alas 3 ng hapon ay nandito na yung ating mga kapatid para makasakay. Pero ganoon pa man, kung mas maaga silang pupunta dito, ay pwede naman dahil pinapapasok na sa departure area yung mga maagang dumating para sa biyahe mamayang alas 7. Cheryl? So yung ticket ay dapat dun sa shipping company puntahan, walang online? Cheryl, pwede naman online na bumili ng ticket pero direkta doon sa shipping company. Kumbaga, hindi to parang bus terminal na doon ka pa lang sa mismo port bibili ng ticket. Kailangan alamin mo kung anong maglalayag ngayon at doon ka sa shipping company na yun, either online or physical doon sa kanilang opisina bibili ng ticket. Cheryl? Maraming salamat, Justin Punsala. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.